Good day sa inyo Halina at magpatuloy sa susunod na kabanata ng Tagalog version ng Insta Millionaire. Don't forget to like, subscribe and click the bell button para updated po tayo sa mga bagong mga uploaded videos. Kabanata 246 Family Reunion. Anong ginagawa mo? Galit na tumingin si Marcus kay Nathan. Paano siya kakausapin ng anak niya ng ganoon? Huwag kang magalit sa kanya. Dapat hayaan natin ang anak natin na magkaroon ng sarili niyang opinyon, sabi ni Marion habang pinipilit niyang panatilihin ang kapayapaan. Sa pagitan ng kanyang asawa at anak, Nathan, dapat maging magalang ka sa tatay mo. Hindi mo siya dapat pagsalitaan ng ganyan. Ang kinabukasan, bahagyang ngumisi si Nathan. Hindi niya masyadong pinansin ang sinabi ng kanyang ina. Nathan, anong iniisip mo? Mukhang hindi ka naman nag-aalala kay Alex. May plano ka bang harapin siya? Medyo pamilyar si Marion sa karakter ni Nathan. Napasulyap si Nathan kay Marcus at sinabing, Ma, ang bait mo, hindi tulad ng ilang taong napakakitid ng utak. Hindi man lang nabahala si Nathan nang makita niyang nakatitig sa kanya si Marcus. Tumingin siya kay Marion at nagtanong, Nay, bumalik na ba ang mga magulang ni Alex? Hindi pa, pero sigurado akong pupunta silang dalawa sa birthday party ng lolo mo bukas ng gabi. Tanong ni Marion, bakit? Gusto mo bang malaman? Malalaman mo bukas, may mangyayari sa party na sa wakas ay magpapakita sa aking lolo kung ano si Alex. Is really like, and that I should be his favorite apo. Naisip ni Nathan ang kahihiyan ng kanyang pinsan nang natupad ang kanyang plano sa party. Nadama niya ang lubos na pagtitiwala na hindi magiging problema si Alex nang mas matagal. Ipinaalam sa kanya ng mga magulang ni Alex sa telepono na papunta na sila sa estate ng pamilya at inaasahan na nila. Dumating isang oras bago ang birthday party. Tuwang-tuwa silang makita siya. Narinig nila ilang araw na ang nakalipas na inalis na ang mga paghihigpit ni Alex at nasa wakas ay papayagan na silang makadalaw sa kanya ng maayos sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon. Ang mansyon ng pamilya ay isang sinaunang gusali na itinayo ng mga ninuno ng pamilya Ambrose. Ito ay nagkaroon ng higit sa 200 taon ng kasaysayan. Doon ginanap ang lahat ng mahahalagang kaganapan sa pamilya. Alas 7 ng gabing iyon, pumasok sina Alex at Nelly sa magandang entrance na patungo sa malaking bulwagan. Kung saan gaganapin ang piging ng kaarawan. Mayroon ng 100 tao sa bulwagan. Nandoon ang lahat ng mahalaga sa pamilya Ambrose. Karamihan sa kanila ay miyembro ng pamilya. Ang iba ay mga tagalabas tulad ni Ken Stokes na humawak ng mahahalagang posisyon. Sa loob ng pamilya, sabay silang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ang Mayor Domo na nag-anunsyo ng mga bisita pagdating nila ay nagpahayag, dumating na si Alex Ambrose. Agad na napalibutan si Alex ng mga taong nagtatanong sa kanya, kabilang ang ilan sa kanyang mga tiya, tiyuhin, at pinsan. Alex, you're back? Kumento ng isa niyang tito. Nag-aalala ako na patay ka, sabi ng isang pinsan. Alex, naging kakilakilabot ba ang nakalipas na 7 taon para sa iyo? Tanong ng isang tita, si Nelly at ang 4 na babae ng Moon Society ay itinulak sa isang tabi. Bagamat kamag-anak ang mga taong nakapaligid kay Alex, hindi niya naramdaman na malapit siya sa sinuman sa kanila. Alam niya iyon, karamihan sa kanila ay talagang nagmamalasakit lamang sa kanilang sarili at kumilos para sa kanilang sariling kapakanan. Gayunpaman, binati niya sila. Lahat ng magalang. Sa loob ng 7 taon, labis na nag-iisa si Alex at nangangailangan ng init ng kanyang pamilya. Ngunit pagkatapos lamang ng 20 minuto, siya nakipag-hello sa lahat ng nasa paligid niya at bumalik sa pagkakaupo kasama si Nelly. Tapos may narinig siyang malakas na sinasabi, Alex, I missed you so much, tumangala siya at nakita niya ang isang matangkad at gwapong lalaki. Papunta sa kanya, ito ay ang kanyang kapatid sa ama, si Justin Ambrose. Nang maabutin siya ni Justin, binigyan niya ng yakap si Alex. Hinawakan siya nito ng mahigpit at parang ayaw siyang pakawalan. Mag-iingat ka, makakabali ka ng tadyang, natatawang sabi ni Alex. Bumulong si Justin sa tenga ni Alex, Alex, alam kong mahirap para sa iyo na magdesisyon na sumuko sa paghahanap. Debbie, alam kong sobrang bitter ka niyan. Pagkatapos ng iyong 7 taong pagsasanay sa kahirapan, personal kong iniisip na ang pamilya ay dapat magkaroon ng higit na paggalang sa iyong mga pagpipilian. Kahit anong desisyon ang gawin mo, alam mo na ako lang. Sa tabi mo, naintindihan naman ni Alex ang gustong sabihin ni Justin at sobrang naantig siya. Pakiramdam niya ay mapalad siya na magkaroon ng ganoong tapat na kalahati. Kapatid,
Narinig ni Justin ang tungkol sa mga paghihigpit kay Alex na pinalawig. Alam niya iyon kung nagpatuloy si Alex. Debbie, napakasama sana nito sa kanyang karera at sa kanyang kinabukasan sa loob ng pamilya Ambrose. Dahan daw ang binitawan ni Justin si Alex at tinignan siya ng diretso sa mukha. Nakita ni Alex na nangingilid na ang mga luha niya. Siya, tinapik-tapik ang balikat ni Justin at sinabing, ilang taon ka na? Umiiyak ka, ang daming tao dito, dapat, nahihiya ka sa sarili mo. Kinusot ni Justin ang kanyang mga mata, binigyan ng mapaglarong tulak si Alex, at sinabing, sino bang nagsabing umiiyak ako? Huwag kang magkalat ng chismis. Bagay sa mata ko, napangiti ang apat na moon girl sa emosyon ni Justin. Pagkatapos, napansin ni Justin ang apat na magagandang babae at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa instant infatuation. Tanong niya, isa ba sa inyo? Girlfriend ng kapatid ko. Namula ang apat na babae. Iniyuko ni Celeste ang kanyang ulo at sinabing, magkaibigan lang kami ni Mr. Alex, huwag kang magpakatanga. Umiling si Alex at ngumiti. Alex, andyan ka na sa wakas, sabi ng isang makulit na matandang lalaki habang lumalapit kay Alex na sinamahan ni Ken. Tumingin ang lalaki, na nasa kanyang huling bahagi ng 70s na may kulubat na mukha at nakasuot ng brown suit. Agad naman siyang nakilala ni Alex, bilang si Mark Stevens, ang mayordomo ng kanyang pamilya. Sabi niya, Mr. Stevens, please sit down and I'll you a drink. Naramdaman niya, emosyonal nang makita si Mark. Ay nalalayan siya nito sa upuan at kumuha ng isang tasa ng tsa. 7 taon na niyang hindi nakikita si Mark at ang kanyang matandang mayordomo ay tila tumanda ng husto. Laging nagmamalasakit si Mark para kay Alex at nalungkot siya nang makita siyang mahina. Isa pang announcement ang nagmula sa pinto. Nandito na sina Gideon at Flora Ambrose. Isang maamo na mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasot ang pumasok na may kasamang magandang babae na kapareho ng edad. Sila ang mga magulang ni Alex. Mom, Dad, tawag ni Alex at humarap sa kanila na may luha sa mga mata. Kabanata 247 Alex is his parents. Niyakap ni Alex sina Gideon at Flora. 7 taon na silang hindi nagkita. Sa wakas, muli silang nagkita. Niyakap ni Flora si Alex, ipinatong ang ulo sa balikat nito, at umiyak ng tahimik. Puno ng kagalakan si Gideon at sobrang emosyonal din. Inilagay niya ang isang kamay sa likod ng kanyang anak, at sa kabilang kamay, siya. Marahang tinapik ang likod ni Flora. Mahinang sabi niya, bakit ka umiiyak ng ganito? Finally, you're reunited with your son? You. Dapat maging masaya. Tumigil ka sa pag-iyak. Tumingin si Alex sa kanyang mga magulang na may pulang mata at mahinang sinabi kay Flora, Nay. Oh, ang aking kahangahangang anak, sabi ni Flora. Mas mahalaga sa kanya na marinig ang pagtawag sa kanya ng kanyang anak na nanay kaysa sa lahat ng pera sa mundo. Dad, sabi ni Alex habang nakatingin kay Gideon. Ah, anak, sagot ni Gideon at napuno ng pagmamahal ang kanyang dibdib. Maging siya ay nakaramdam ng udyok ng pag-iyak. He blinked back his tears and looking at Alex, he said, okay, even I'm feeling emotional at my age. I just can't help. Ito. Namumula ang mga mata ni Alex. Ngumiti siya at sinabing, Dad, sinusubukan mong huwag umiyak. Nahiya si Gideon at mabilis na pinunasan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang kamay, sinabing, may kung ano ako sa mata ko. Lumapit si Justin, ngumiti, at sinabi kay Gideon, ikaw at ako ay may parehong problema. Napakaalikabok doon at tayo. Parehong may kaunting glit sa aming mga mata. Nagtawanan ng mga tao sa paligid niya. Maunawain si Flora at naunawaan niya na malamang na ginamit na ni Justin ang dahilan para umiyak. She chuckled. Naintindihan din ni Gideon at ngumiti siya kay Justin. Umupo sila sa isang mesa, nag-uusap at nagtatawanan at napaka-relax. Bagamat ipinakilala ni Alex ang apat na babae bilang kanyang mga kaibigan, sina Gideon at Nelly lang ang naniwala sa kanya. Naisip ni Flora, no wonder sumuko na siya kay Debbie. Nakahanap siya ng apat na bagong babae na susundan siya. Grabe sila, maganda, pero sa tingin ko hindi sila galing sa disenteng pamilya. Sana ay hindi siya masyadong ma-attach sa alinman sa kanila, o kami. Magkaroon muli ng parehong mga problema sa pamilya. Isa pang sigaw ang nagmula sa pinto. Narito si Marcus Ambrose at ang kanyang pamilya. 3 miyembro ng pamilya ni Nathan ang pumasok sa bulwagan. Si Nathan ay isa ring malakas na kalaban upang maging kahalili bilang ang pamilya. Natapos niya ang kanyang pagsasanay sa kahirapan ay,
Ilang buwan ang nakalipas at bumalik sa pamilya Ambrose. Kanyang lolo, Lincoln ay labis na humanga sa Nathan, at naglaan na sa kanya ng ilang malalaking transaksyon sa negosyo na natapos niya ng mahusay. Gayun din, ang lugar sa North America na pinamumunuan ng kanyang mga magulang ay isang mahalagang pinagmumula ng kita. Dahil dito, ang mga magulang ni Nathan ay pinahahalagahan ng buong pamilya. Alam ng karamihan sa iba pang miyembro ng pamilya na sina Nathan at Alex ang dalawang apo na pinakapinahalagahan ng pinuno ng pamilya. Pamilya, at ang isa sa kanila ay malamang na pumalit kay Lincoln sa hinaharap. Gayunpaman, may natatanging kalamangan si Nathan kaysa kay Alex. Nauna siyang bumalik mula sa kanyang pagsasanay sa kahirapan kaysa kay Alex. Nanaantala ang kanyang sariling pagbabalik dahil sa mga personal na bagay. Habang sinusubukan ni Alex na ayusin ang mga bagay kay Debbie, sinamantala na ni Nathan ang pagkakataon na makisali sa negosyo ng pamilya. Tulad ng pagdating ni Alex, maraming tao ang nagkukumpulan para batiin si Nathan at ang kanyang pamilya. Ang pamilya Ambrose ay pinatakbo ayon sa napakahigpit na mga patakaran. Ang bawat unit ng pamilya ay namumuno sa kanilang sariling lugar o rehiyon at hindi pinapayagang makipag-ugnayan sa ibang bahagi ng pamilya. May malubhang kahihinatnan para sa sinumang nahuli. Pakikipagsabuatan sa ibang pamilya, sa makatuwid, ay natural na napakamaingat tungkol sa paghahalo. Nagkakilala lamang sila sa Thanksgiving at sa kaarawan ni Lincoln. Nang ang ilan sa mga hindi gaanong makapangyarihang miyembro ng pamilya sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na matuwa sa kanilang sarili sa mas mahalaga, napapaligiran ng mga admirer ang pamilya ni Nathan, kaya para silang mga bituin. Natawa si Nathan at nag-hello kay lahat ng tao sa pamilya. Tapos narinig niya, "So, yung kontrabida, dumating na si Nathan." Bigla akong nawala ng gana. Lumingon siya at nakitang nakatitig sa kanya si Justin at may hawak na isang basong tubig. Ang ilan sa mga tubig ay tumapon sa kanya. "Mga damit," reklamo niya, malinaw, malas na makita si Nathan. "Pinabuhusan niya ako ng tubig sa buong damit ko." Napabuntong hininga na sabi ni Alex, "Mag-iingat ka, Justin. Huwag mong galitin si Nathan." "It's not worth it," tanong ni Nelly, "Justin, I hate that man too." "Ano bang ginawa niya para magalit ka?" Karaniwang hindi pinapansin ni Justin ang mga babaeng hindi maganda. Ngunit nakaramdam siya ng natural na kaugnayan kay Nelly. Naisip niya ito, marahil ay dahil naging mabuting kaibigan siya kay Alex. Tumingin siya kay Nathan at sumagot, "Noong bata ako, binubuli niya ako at nagkukunwari sa mga magulang namin na siya. Ay walang nagawa. Minsan, binato niya ang ulo ko at ayaw humingi ng tawad sa akin. Noong siya ay isang medyo mas matanda, siya ay mas matalino kaysa sa karamihan ng aming mga pinsan. Palagi siyang nagpapakita sa harap ng aking lolo at sinasabi sa kanya masamang bagay tungkol sa akin, kaya akala ng lahat ay hindi ako mabuti. 7 taon ko na siyang hindi nakikita, pero nakikita ko siya ngayon. Naalala ko kung gaano ko siya galit. Kumukulo ang dugo ko. Gusto ko talaga siyang bugbugin." Pagkatapos batiin ang ibang kapamilya, lumapit si Nathan kay Alex at sinabing, "Alex, dala mo talaga ang buong harem mo. Sa isang pagtitipon ng pamilya, naging matapang ka." Nang malaman ng 4 na babae kung ano ang ibig sabihin ni Nathan, gusto nilang makuha. Tumayo at turuan siya ng leksyon, ngunit pinadalhan sila ni Alex ng isang babaalang sulyap. Nanatili silang nakaupo ngunit sinama ng tingin si Nathan. "Nathan, medyo namamagapay ang mukha mo," kumento ni Alex. Nang marinig yun ni Justin at makitang nakangiti sina Alex at Nelly, nahulaan niya na dapat silang managot kay Nathan. "Mga pasa," sinamantala niya ang pagkakataon na tumawa, "Oo, Nathan. Bakit namamagay ang mukha mo? Kadalasan, ang gwapo mo pero ngayon. Mukha kang bagbog na lasing." Nagalit si Nathan, pero hindi siya nag-react. Tumingin siya sa kanila at ninisyon, "Sige, tumawa ka na at magsaya. Ang gastos ko, feeling ko hindi ka ngumingiti ng matagal ngayong gabi." Tumalikod siya para lumakad, ngunit pagkatapos ay huminto, tumalikod, at sinabing, "Oh, nakalimutan kong sabihin sa iyo, nagkaroon ako ng mabuting kaibigan sa DC. I think kilala mo rin siya." Sinundan nilang lahat ang tingin ni Nathan patungo sa pinto at nakita nilang nakatayo si Colin Patterson. Doon, sinenyasan ni Nathan ang security guard na papasukin siya. Lumapit si Colin. Nang makita siya ni Alex ay parang pinipiga ang puso niya. Hulaan niya na dapat alam ni Nathan ang tungkol doon. At kalahating milyong euro na naibigay niya sa universidad. Kung sasabihin niya sa kanilang lolo, ang kanyang buong pamilya ay papasok.
Maraming problema, lalo na ang kanyang ina. Hindi ka ba makikipag-hello sa dati mong kaklase? Nakangiting sabi ni Nathan kay Colin. Oo, sabi ni Colin. Tumanggaw kay Alex at ngumiti, "Hello, Alex." Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Flora. Classmate ni Alex, she looked at Nathan smiling smugly and she suddenly understand that Nathan knew all about the money that she binigay kay Alex. Nanlamig ang mukha niya. Tumingin si Alex kay Colin ngunit hindi ito umimik. Lahat ay nagtataka na nakatingin, nagtataka kung bakit sina Alex at Flora. Parang hindi komportable sa kaibigan ni Nathan. Nang makita niya ang ekspresyon ni Alex, nakaramdam ng hiya si Nathan. Malinaw na naiintindihan ni na Alex at Flora ang kanyang motibo. Pag-anyaya kay Colin. Nang makita ang kanilang takot, lumaki ang kanyang kumpiyansa. Sabi niya, "Well, hindi na namin iistorbahin pa ang pamilya mo. Tere na at maupo na tayo, Colin." Inakay niya si Colin sa pamilya niya. Mesa, napansin ni Gideon ang pag-aalalang ekspresyon ni Flora. Hinawakan niya ang kamay niya at tinanong sa mahinang boses, "Anong problema?" Hindi sinabi ni Flora kay Gideon ang tungkol sa pera, ngunit ngayon ay nag-aalala siya na malaman nito. Nagpasya na siya, kailangang ipaalam sa kanyang asawa upang matulungan niya itong magpasya kung ano ang gagawin. Dinala niya si Gideon sa isang sulok ng silid kung saan hindi sila maririnig at sinabi sa kanya ang nangyari. Kailan? Narinig niya ang ginawa nito, nakaramdam siya ng pag-aalala at galit. Kumunat ang noo niya at galit na bamulong, "Bakit hindi mo napag-usapan? Ano ang balak mong gawin sa akin bago mo ito ginawa? Hindi ito isang matalinong hakbang, Flora." Kumbinsido pa rin si Flora na tama ang ginawa niya, at nalungkot siya dahil pinapagalitan siya ng asawa. Malupit, sumagot siya, "Nag-alala ako kung gaano kahirap ang buhay ni Alex sa paaralan. Kung napag-usapan ko ito sa iyo, ikaw, hindi sana ako papayag, kaya palihim kong ibinigay kay Alex ang pera. Mamaya mo na lang ako pag-alitan, pero ngayon dapat mo akong payuhan. Kung ano ang dapat kong gawin." "Okay, bamantong," hininga si Gideon. Pilit niyang iniisip kung ano ang dapat nilang gawin, ngunit wala siyang mahanap na paraan para makaalis. Sitwasyon. Lumapit si Alex sa kanila at tahimik na sinabing, "Mom and Dad, relax. Darating na ang lolo ko. Walang paraan. Out of this kaya aaminin ko sa kanya ang pagkakamali ko." Bumalik si Alex at ang kanyang mga magulang sa mesa at umupo. Nakarelax at masayang nagkukwentuhan sina Justin at Nelly. Bawat isa, nang makita nila ang mukha ni Flora, napagtanto ni Ken at Mark na may mali, ngunit hindi nila naitanong kung ano iyon. Sa sandaling iyon, ang lahat ay tumigil sa pag-uusap, tumayo, at magalang na tumingin sa harapan ng bulwagan. Si Lincoln, ang pinuno ng pamilyang Ambrose, ay pumasok sa bulwagan sa harapan. Nakasuot siya ng maliwanag na asul na designer suit, at pumunta siya at marilag na naupo sa isang malaking upuan habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang kondangan. Isang payat na lalaki ang nakatayo sa likuran niya. Nakilala siya ni Alex bilang ang parehong lalaki na kasama niya sa Harmony Isla. Ang ulo ng pamilya ay karaniwang nakaupo sa isang mesa kasama ang kanyang pinakamalapit na miyembro ng pamilya, ngunit ang pamilya Ambrose ay malaki at ang mga relasyon sa pagitan ng iba't ibang aspeto ng pamilya ay napakasalimuot. Kaya't upang maiwasang magalit ang sinuman, nagpasya si Lincoln na umupo mag-isa. Tradisyon ng pamilya na kapag nagdiwang siya ng kanyang kaarawan, lalapitin siya ng mga kinatawan ng bawat pamilya para mag-alok sa kanya ng pagkain, inumin, o regalo. Minsan, naglalakad siya sa silid, gumugugol ng ilang minuto sa pakikipag-chat. Ilan sa mga pamilya? Ang mga pamilyang pinili niya ay nakadama ng labis na karangalan at alam na sila ang kanyang mga paborito. "Well, hello, everybody. Please sit down." Lumingon-lingon si Lincoln sa lahat at nakadama ng kasiyahang gaya ng sinumang matandang lalaki. Pakiramdam niya ay napakaraming miyembro ng kanyang pamilya ang naruroon para tumulong sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Sumagot ang mga tao at umupo sa kani-kanilang upuan. Sumunod, ang mga kinatawan ng bawat pamilya ay humalili sa pagbibigay sa kanya ng regalo sa kaarawan. Mayroong higit sa isa, daang pamilya o individual na gustong mag-alok ng mga regalo sa kaarawan at ang buong proseso ay karaniwang tumagal ng ilang oras. Bagamat medyo mapurol, ito ay isang tradisyon at pagkakataon din para kay Lincoln na batiin ang mga miyembro ng kanyang pamilya at para ipakita nila sa kanya ang kanilang paggalang. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng dynamics ng pamilya sa isang pantay na kilya. K. K.
Kasabay nito, nagpasya ang ama ni David na si Reginald na huwag payagan ang kanyang anak na magkaroon ng isang kasalan o sa tapusin ang kanyang kasal. Maraming dahilan para dito. Ang seremonya ay lubhang nag-ambala nang si Alex ay sumambulat sa kanya. Anguish deklarasyon para kay Leona. Nang mabunyag na si Alex ay miyembro ng pamilya Ambrose, Reginald. Nagsimulang mag-alala na baka isang pagkakamali ang pagsasama ng kanyang anak at ni Leona. Maaaring bumalik si Alex na may higit na suporta at tumutol muli sa laban. Hindi siya sigurado kung ano ang gagawin, kaya pinayuhan niyang mag-ingat pansamantala. Araw-araw, kapag binibisita ni David si Leona, naaalala niya kung gaano ito kaganda. Kahit na ang seremonya ay hindi nangyari. Natapos ng maayos salamat kay Alex, naramdaman pa rin ni David na asawa na siya ni Leona. Pero hindi niya magawang halikan o kahit hawakan siya, binabaliw siya nito. Nang maalala niya kung gaano kalakas at suwail si Alex noong araw ng kanyang kasal, natakot siyang gawin. Kahit ano tungkol dito, papatayin ko ang uhaw ko kasama si Marte ngayong gabi, bulong ni David sa sarili. Si Marte ang kasambahay ng pamilya Drake. Dahil hindi niya kayang magpalipas ng gabi kasama si Leona, si David ay lalong nagiging bigo, at nagsimulang lihim na matulog kay Marte upang mabusog ang kanyang mga hilig at matugunan ang mga pangangailangan na hindi maaaring matugunan ng kanyang bagong asawa. Tatawagin na sana ni David si Marta nang bumukas ang pinto ng kanyang silid at pumasok ang isang magandang figure. Nang makita niya kung sino yun, natigilan siya. Si Leona iyon. Kabanata 248 The Truth. Itinabi ni David ang kanyang cellphone, tumingin kay Leona, at nagtanong, "Leona, anong ginagawa mo dito?" Bahagyang napabuntong hininga si Leona, umupo sa tabi ni David, at sinabing, "Mag-asawa tayo. Bakit hindi kita pupuntahan?" Tulad ni David, nadama ni Leona na ang kanilang kasal ay pinal na parang natapos ang seremonya ng wala. Pagkagambala, sa nakalipas na 3 araw, nag-aalala siya tungkol sa katotohanan na sila ni David ay natutulog. Magkahiwalay. Akala niya ay tila napaka-cold at awkward nito sa kanya at inakala niyang may kinalaman ito sa kung ano. Sabi sa kanya ng kanyang ama na si Reginald. Ayaw lumabas ni Leona sa pamamagitan ng pag-aniyaya kay David na pumunta sa kanyang silid, ngunit nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa at pagkabalisa. Tungkol sa sitwasyon. Nang gabing iyon, matagal na siyang nag-iisip tungkol dito sa kanyang silid, at sa wakas ay napagpasyahan niya na kailangan niya pag-usapan ang lahat sa kanya. David, may sinabi ba sa'yo ang tatay mo? Nagpasya si Leona na lumabas at tanungin siya ng tanong na iyon. Ay iniistorbo sa kanya. Nag-alinlangan si David dahil hindi siya sigurado kung ano ang sasabihin sa kanya. Ang totoo ay natakot ang kanyang ama kay Alex. Magagalit sa pamilya Drake dahil kay Leona, kaya pinagbawalan niya itong matulog kay Leona. Naisip niya, paano sasabihin sa kanya ang totoo. Iisipin niyang duwag ako. Hinawakan ni David ang kamay ni Leona at mahinang sinabi, kinausap ako ng tatay ko. Sinabi niya sa akin na bagamat magkasing kasal na kami, ngayon, kailangan ko pang mag-focus sa career ko. Natakot siya na baka masyado akong ma-distract sa'yo. Kaya ako naging malayo sa mga huling araw. Leona, galit ka ba sa akin? Iyon lang ba talaga ang sinabi niya? Mahinang tanong ni Leona. Pakiramdam niya ay hindi kasing simple ng sinabi ni David. Oo naman, paano ako magsisinungaling sa'yo? Sagot niya, marahan niyang hinaplos ang kamay nito at tiningnan ang maliit nitong mukha, nakamamanghang mga mata, mahahabang kulot na pilik mata, at puting niyebe na leeg. Akala niya si Leona na ang pinakamagandang babae sa mundo. Bumilis ang tibok ng puso niya, at dahan-dahan siyang humakbang palapit sa kanya, umaasang mahalikan ang malalambot nitong labi. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Leona. Nag-aalala siya na kung hahalikan niya si David, maaaring mawala ng kontrol. Ito, first time niya, at ayaw niyang mangyari ang ganito. Nang akmang hahalikan siya nito, sinabi niya, David, gusto ko ng kape. Pwede mo ba akong tulungang magluto? Hindi siya handa, kailangan niyang bigyan ng kaunting oras ang sarili para maghanda. Oo naman, kung uupo ka dito, pupunta ako at gagawa. Naiinip na si David na muntik na siyang halikan ulit. Alam niyang kapag naghalikan sila, maaari na niyang ilipat ang mga bagay-bagay. Ang susunod na yugto, na matagal na niyang inaabangan. Sa ngayon, kailangan niyang pigilan ang kanyang pagnanasa ng kaunti pa. Maghintay ka rito at ipagtitimpla kita ng isang tasa ng kape, muli niyang sabi, pagkatapos ay binigyan siya ng isang mapagmahal ng ngiti at lumabas ng silid.
Pumasok siya sa kusina at tiningnan kay Martha na kasalukuyang wala sa bahay ang kanyang ama. Sigurado siya na siya, ay humarap sa kinahinatnan ng kasal, gaya ng ginagawa niya araw-araw mula noong kasal niya. Hindi niya maiwasang matuwa sa sitwasyon ngayong dumating si Leona para makita siya. Siya ay nagpasya na siya. Matutupad ang kasal nila ni Leona ng gabing iyon. Sisiguraduhin lang niyang hindi niya sasabihin sa ama. Naisip niya, sobrang uptight si Leona na baka masyadong reserved sa kama. He'll ask the security guard to bring me some. Aphrodisiac. Dinial niya ang cellphone ng security guard at pinadalhan siya agad ng ilang aphrodisiacs. Sa kwarto ni David, nakaupo si Leona sa kama. Bumilis ang tibok ng puso niya at magulo ang isip niya. Ano ang gagawin niya? Gagawin kong si David ay labis para sa kanya. Akala niya, niligtas ako ni David at marami na kaming naranasan na magkasama. Mahal ko talaga siya, at saka, akin siya. Asawa ngayon. Siyempre gusto niya akong matulog, it's perfectly normal. Habang iniisip niya ang sitwasyon, namumula ang kanyang pisngi. Huwag mo na masyadong isipin, babala niya sa sarili. Nakita niya ang isang hilera ng mga libro sa mesa, kaya para ma-distract ang sarili, siya. Lumakad para tingnan sila. Interesado siyang makita kung anong uri ng mga libro ang mga iyon. Akala niya, hindi ko alam yun. Gustong gusto ni David ang pagbabasa. I wonder kung anong klaseng libro ang binabasa niya. Kinuha niya ang dalawang libro ng random at nakita niyang pareho silang tungkol sa negosyo kaya ibinaba niya ito. Pagkatapos ay napansin niya ang isang basag na maliit na kwaderno sa gitna ng isang hilera ng maayos na mga libro. Tumayo ito, kaya kinuha niya ito. Nang makita niya ang pangalang, Debbie, na nakasulat sa unang pahina, may gum ulong sa kanyang alaala. Debbie, yan ang pangalan ng girlfriend ni Alex. Bakit ang pangalan niya sa notebook na ito? Naniniwala si Alex noon na girlfriend niya ako. Sa kanya ba ang notebook na ito? Binuksan niya ang unang pahina at nalaman niyang isa pala itong diary. Sa paglabas ng mga pahina, binasa ni Leona kung gaano kahirap ang naging buhay para kay Debbie at sa lahat ng kapuspalad. Mga karanasang naranasan niya, at naantig siya. Nakiramay siya kay Debbie at muling nag-isip. Alex, hindi nakapagtataka na napaka-desperadong mahanap siya nito. Napakarami na niyang pinagdaanan. Sa puso niya, nabawasan ang galit niya kay Alex. Hindi nagtagal, bumaling siya sa pahinang may petsang pangalawa ng Abril, ang araw na unang nagkita sina Alex at Debbie. Nabasa niya na pinahiya ni Madison at ng kanyang mga kaibigan si Debbie sa isang restaurant, kaya tumakbo siya sa Ramsey Lake. Siya ay desperado siyang tapusin ang lahat kaya tumalon siya sa lawa. Ngunit bago siya malunod, isang batang lalaki ang tumalon upang iligtas siya. Sinabi niya, sa kanya na ang kanyang pangalan ay Alex, at natapos silang nakaupo sa isang bato, kumakain ng risotto. Binigyan niya siya ng pag-asa para sa kinabukasan. Matapos basahin ang tungkol sa araw na iyon, nadama ni Leona ang paggalaw, ngunit labis din siyang naguguluhan. Paano kaya ang nangyari sa pagitan ni Alex at si Debbie ay katulad ng kung paano sila nagkakilala ni David sa Richmond University. Maging ang pagkain na kanilang kinain ay magkatulad. Si Debbie at Alex ay nasiyahan sa risotto habang sila ni David ay nagsalo ng paella. Malabong naramdaman ni Leona na may mali. Nagpatuloy siya sa pagbabasa ng diary. Sa entry para sa 13 Abril ay isinulat ni Debbie na hindi niya alam kung bakit gustong magnakaw ni Alex ng pera kay Mr. Morgan. Kinasusuklaman niya iyon, ngunit alam niyang hindi niya ito kayang isuko. Nagpasya siyang umalis sa paaralan upang magtrabaho at kunin ang pera para ibalik ang paaralan, pakiramdam na ito ay mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling pag-aaral. Noong 17 Abril, isinulat ni Debbie na kumakain siya ng mais at hindi napigilan ang pag-iyak. Naisip niya ang noong ang kanyang ina ay nakaupo sa kalye na nagtitinda ng mais at pinabili niya ito ng mga hamburger. Siya ay galit na galit sa sarili dahil sa pagiging makasarili. Sa entry noong 20 Abril, isinulat ni Debbie na binasa ng kanilang paaralan ang mga namungunang donasyon sa charity para sa kawawang mga batang nayon sa kabundukan noong araw na iyon at ang pinakamaraming nag-donate ay si Alex. Nang sinubukan ang kanyang dating kasintahan, ilantad siya na sinasabing hindi niya iyon pera, nagbigay siya ng isa pang malaking donasyon sa lugar. Noong 25 Abril, isinulat ni Debbie na ipinagtanggol siya ni Alex sa isang restaurant. May umatake sa kanya, at siya. Pinaluhod sila sa lupa at dilaan ng sahig. Pagbalik nila sa paaralan, inihagis siya ni Madison sa tubig. Natakot si Debbie para sa kanyang buhay, ngunit iniligtas siya ni Alex.
Siya ay malubhang nasugatan sa pagsisikap na protektahan siya. Sa huli, ang kanyang pamilya. Nagpadala ng helicopter para iligtas siya. Lalong naguluhan si Leona habang patuloy na nagbabasa. Magkapareho ang mga pangyayaring na itala sa diary ni Debbie. Sa mga bagay na nangyari sa kanya at kay David. Naisip niya, kung isa lang itong pagkakatulad ay tatawagan kong coincidence. Ngunit napakaraming bagay ay pareho. Paano kaya iyon? Binalik niya ang tingin sa mga salita sa talaarawan at dinaig ng damdamin ng empatiya na para bang siya talaga si Debbie. Pagsulat tungkol sa kanyang sarili sa talaarawan. Isang masalimuot na pakiramdam ng mapanglo at pamilyar ang bomb alert sa kanyang katawan at isang imahe ni Alex ang lumitaw sa kanya. Isip, ang sabi niya, ikaw si Debbie. Hinawakan ni Leona ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at naisip, hindi maaaring iyon ang nangyayari. Nagsimulang sumakit ang ulo niya. Bumukas ang pinto at pumasok si David na may dalang tasa ng kape. Hindi alam ni Leona na idinagdag na niya ang aphrodisiac sa kanyang tasa. Nang makita niya itong nakatayo sa desk habang nakatingin sa diary, nanginginig ang puso niya. Bumagsak siya. Ang tasa ng kape sa lupa at nagkapira-piraso. David, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyayari? Bakit mayroon kang diary ni Debbie, at bakit lahat ng nangyari sa siya ngayon ay nangyayari sa parehong paraan sa atin. Si Leona ay sabik na malaman ang katotohanan at nang makita niya si David. Ihulog ang tasa ng kape, mas natitiyak niyang may itinatago ito sa kanya. Nakita ko lang yung diary sa kalye. I found it entertaining to read, so I keep it. Tapos ko na to ngayon kaya. I'll chuck it out, sagot ni David. Naglakad siya papunta sa desk na balak kunin ang diary at itapon sa basurahan. Ngunit mabilis na kinuha ni Leona ang diary, tumingin kay David at saka tumakbo palabas ng silid. Siya ay kumbinsido na si David. May tinatago. Sinimulan niyang isipin na baka siya talaga si Debbie. Ayon sa kanyang talaarawan, ang kanyang ina lamang ang kilala ni Debbie. At siya ay namatay ilang buwan na ang nakalipas. Kung siya si Debbie, ano ang kaugnayan niya kay Charles Marvel? Napakaraming tanong niya na kailangan niyang masagot. Pakiramdam niya ay hindi niya kayang mabuhay hanggang sa malaman niya kung sino. Siya talaga. Umalis si Leona sa bahay at sumakay ng taxi papuntang Arlington Heights. Gusto niyang harapin ang kanyang ama at alamin kung ano ito. Alam. Pagdating niya, dumiretso siya sa villa niya na may dalang diary. Leona, bakit parang nag-aalala ka? Anong nangyayari? Si Charles ay nakaupo sa sofa sa kanyang sala. Iniisip kung paano palagwin ang negosyo ng pamilya. Leona, anong ginagawa mo pabalik? Nangungulila ka ba? Narinig ni Lindsay ang ingay at lumabas ng kanyang kwarto. Tumayo si Leona sa harapan ng kanyang ama at nagtanong, Tay, may tinatago ka ba sa akin? Iniwasan ni Charles na makipag-eye contact sa kanya habang sinagot niya ito, ano ang pinagsasabi mo? Ako ang iyong ama. Ano? Itatago ko ba sa'yo? Pagod ka at pagod na pagod ka. Subukang magpahinga. Bakit hindi ka dito mamayang gabi at magpahinga? Inipon ni Leona ang lahat ng kanyang lakas ng loob at sinabi, Tay, masasabi kong nagsisinungaling ka sa akin. Ikaw, hindi ba? Kailangan ko. Alam mo kung anak mo talaga ako. Kung siya talaga si Debbie, ang nanay niya ay isang babaeng nagnangalang Carla Clifton at wala siyang ama. Sa makatuwid, hindi maaaring si Charles ang kanyang tunay na ama. Leona, huwag kang ang magsalita ng kalokohan. Paanong hindi ako ang tatay mo? Mabilis na sagot ni Charles. Niyakap siya ni Lindsay at nag-aalalang sinabi, Leona, paano mo natanong kay Dad yan? Siyempre kapatid kita. Stop! Nag-iisip ng mga nakakabaliw na bagay. Tumingin si Leona sa kanyang ama at nagtanong, Tay, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino si Carla Clifton? Siya ay kumbinsido na siya ay may itinatago at ito ay may kinalaman sa kung sino talaga siya. Gusto niyang malaman kung ano ang tinatago nito. Carla Clifton. Nang marinig ang pangalang iyon, bumilis ang tibok ng puso ni Charles. Bumalik na ba ang alaala niya? Siya ay nagtaka. Sinubukan niyang kumalma, pababa habang nakatingin kay Leona. Nakakuyom ang kanyang mga kamay nang hindi sinasadya. Dad, I have the right to know my past. I will never be happy until I know the truth. Maybe one day, I'll remember everything and then I hate you for not being honest with me. Pakisabi kung sino talaga ako. Ako ba talaga si Debbie o? Hindi. Nagulat si Charles. Napagtanto niya na bagamat hindi pa bumabalik ang kanyang alaala, marami na rin namang nagawa si Leona. Sa kung ano ang itinatago niya sa kanya.
Malinaw na hindi na niya kayang itago ang katotohanan. Ibinaba niya ang kanyang ulo, pumikit, at bumantong hininga. Matagal siyang natahimik bago tuluyang nagsalita, "Leona, kararating mo lang sa bahay namin." 4 na buwan na ang nakalipas. Kabanata 249, I want him back. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang ama ay nanghina ang mga paa ni Leona at muntik na siyang mahulog sa lupa. Lindsay, sinuportahan siya. Naglakas loob siyang magtanong, "Kung gayon hindi mo ako anak." Natatakot siyang marinig ang sagot, ngunit siya rin. Kailangan marinig ang katotohanan. "Oo, siyempre ikaw?" sagot ni Charles. Pagkatapos ay tumayo ito at lumapit sa kanya. "Tatay." Kumapit siya sa mga bisig nito, nabuhaya ng loob nang malaman na siya nga ang ama nito. Hindi niya akalaing kakayanin niya kung hindi siya. Marahang hinaplos ni Charles ang likod niya at sinabing, "Oh, mahal ko. Baka mahirapan kang tanggapin ang katotohanan. Totoo ka ba? Gusto mo bang marinig?" "Oo, gusto kong marinig." Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa ama. "Kahit nakakainis, kailangan kong marinig. Kailangan ko. Alam kong ano ang naranasan ko. Paano ako magiging kumpleto kung hindi ko alam kung sino ako?" Napabuntong hininga si Charles at tumitig sa kawalan, malalim ang iniisip. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinabi, "Ang pangalan ng iyong ina ay Cynthia Clifton. Isang binibini mula sa napakahalagang pamilya Clifton sa Baltimore. Nagkita kami ng nanay mo sa New York. Noong pareho tayong artista sa isang dula, at nine love tayo. 2 buwan kaming magkasama, noong nabuntis siya. Kasama ka, kahit na mahal namin ang isa't isa, hindi pa kami kasal." Nagulat si Leona nang mabalitaan niyang nagmamahalan ang kanyang mga magulang. Ipinapalagay niya na mayroon lamang silang isang maikling kapakanan. Patuloy ni Charles, "Gusto kong pakasalan si Cynthia sa New York, ngunit natatakot siyang sabihin sa kanyang mga magulang. Wala akong ideya na. Siya ay mula sa pamilya Clifton sa Baltimore. Akala ko galing siya sa ordinaryong pamilya. Sinabi niya sa akin iyon. She wasn't really in touch with her family, kaya hinayaan ko na lang at hindi na nagtanong pa tungkol sa kanila. Nanatili kaming magkasama at inalagaan ko siya sa buong pagbubuntis niya. Pareho kaming naghihintay na makilala ka. Lahat ay maayos hanggang sa siya ay buntis ng 9 na buwan at malapit ng manganak. Isang grupo ng mga tao. Sinubaybayan si Cynthia at nakita kaming magkasama sa Baltimore. Noon ko lang nalaman na miyembro pala siya ng pamilya Clifton. Nabalitaan ng pinuno ng pamilya Clifton, iyon ay ang iyong lolo, si Jessup Clifton, na buntis si Cynthia sa aking bata at galit na galit. Akala ko papatayin niya ako. Buti na lang na-convince siya ni Cynthia na iligtas ako, pero sila. Ikinulong ako sa isang kwarto sa Clifton Family Estate. Bawal akong dalawin doon ni Cynthia. Araw-araw may dinadalhan akong dalagang tanghalian. Carla ang tawag sa dalaga. And she would stay and chat with me for a while. Naniwala siya sa akin at kay Cynthia. Naniniwala siya sa pag-ibig at pananampalataya. Hihilingin ko sa kanya na magpadala ng mga mensahe kay Cynthia para sa akin at sasabihin niya sa akin kung ano ang nangyayari sa bahay. Sinabi niya sa akin na ang batang lumalaki sa tiyan ni Cynthia ay hindi mapakali upang makalabas. Pagkatapos kong makulong ng halos 10 araw, dumating si Carla para sabihin sa akin na may anak ako at pinangalanan ni Cynthia. Kanyang Debbie. Sinabi rin niya sa akin na may balak si Cynthia na tulungan akong makatakas para sabay kaming tumakas. Ang sanggol. Noon lang napagtanto ni Leona na hindi Leona o Marvel ang kanyang pangalan. Ang tunay niyang pangalan ay Debbie Clifton. Nagpatuloy si Charles, sa araw pagkatapos ng kapanganakan ng bata, pinalayas ako ng pamilya Clifton, ngunit nanatili ako sa Baltimore at palihim silang pinagmamasdan. Naniwala ako na gagawa si Cynthia ng paraan para makasama ulit ako. Ang kanyang mga mata ay naging malungkot at ang kanyang boses ay bumaba nang sinabi niya, "Gayunpaman, ito ay lumabas na. Ang kamatayan lamang ni Cynthia ang hinihintay ko." Sa memorial service, sinabi ng pamilya Clifton na ako ang may pananagutan sa kanyang pagkamatay. Tanong ko kay Jessup kung saan naroon ang aking anak na babae. Humiwalay siya sa iba at sinabi sa akin na kung banggitin ko muli ang aking anak, siya papatayin ako. Hindi ko kailanman maisisiwalat ang aking relasyon kay Cynthia sa sinuman o sa pamilyang Clifton na gusto sa akin. Pinatay at nawasak ang pamilya ko. Alam kong may kapangyarihan siyang gawin ang ganoong bagay, kaya bumalik ako sa New York. Gayunpaman, nanatili akong kumbinsido na buhay pa ang aking anak na babae at mula noon ay hinahanap ko na siya.
Noong una, sinusubaybayan ko ang bawat sanggol na mahahanap ko na walang mga magulang, ngunit hindi ito humantong saan man. Nang maglaon, sa mga bagong pag-unlad. Teknolohiya, nagamit ko ang DNA tracing para hanapin siya. Naghanap ako ng mahigit 20 taon nang hindi ko siya mahanap. So paano ako nakabalik dito? Tanong ni Leona. 4 months ago, may tumawag sa akin out of the blue. May balita daw siya tungkol sa anak ko. Nagulat ako at nagmamadaling makipagkita sa kanya. Pagdating ko pa lang at nakita kitang nakahiga sa kama, alam kong anak kita. Ikaw at magkamukha talaga si Cynthia. Higit sa lahat, naramdaman ko lang na ako ang iyong ama. Nakuha mo rin ang Jade Phoenix pendant na sa iyong ina. Walang duda sa puso ko na ikaw ang anak ko. Habang nagsasalita si Charles, tumingin siya kay Leona ng may malalim na pagmamahal. Ang 2 tao na nagpadala sa iyo dito ay talagang mula sa pamilya Clifton. Sila ang nagsabi sa akin ng mga pangyayari ng pagkamatay ni Cynthia. Sinabi nila sa akin na gustong patayin ng pamilya Clifton ang aming anak. Sina Cynthia at Carla Stonehill. Sinubukang tumakas kasama ang sanggol ngunit hinabol at pinilit hanggang sa gilid ng bangin ng mga lalaking nagtatrabaho para sa pamilya. Cynthia, tumalon sa bangin at pinrotektahan si Carla at ang bata gamit ang sariling katawan. 2 partikular na miyembro ng Clifton. Walang tigil ang pamilya sa paghahanap sa kanila. Sa katunayan, ang paghahanap nila ang nagdala sa akin sa iyo. Ibinaba ni Leona ang kanyang ulo at nagsimulang humagulgol. Namatay ang kanyang ina para iligtas siya. Please don't cry, pakiusap ni Charles. Pinunasan niya ang mga luha niya pero hindi niya napigilan ang sarili niyang umiyak. Ipinagpatuloy niya ang kanyang kwento, si Cynthia ay naging napaka mabait sa 2 taong iyon bago siya namatay. Makalipas ang 1 taon, nang mahanap ka nila, alam nila na kung ibabalik ka nila. Ang pamilya Clifton, papatayin ka, kaya pinadala ka nila sa akin. Malubhang nasugatan ka kaya ipinadala kita sa ospital. Pagkaraan ng 10 araw, nagising ka, ngunit nawala ang iyong alaala. May sinabi pa ba sila sa iyo tungkol sa buhay ko bago ako maksiden? Tanong ni Leona, gusto niyang malaman ang lahat. Debbie, siya ba talaga ang Debbie sa diary? Ang sabi lang nila ay naaksidente ka sa isang hotel sa New York. Wala silang ibang alam tungkol sa iyo. The only, ang isa pang bagay na sinabi nila sa akin ay noong gabing natagpuan ka nila sa New York, mayroong isang underground force na naghahanap. Para sa isang babaeng nagnangalang Debbie. Dapat ay Debbie ang pangalan mo bago ka nawala ng alaala. Tsaka nung nasa ospital ka, may suot kang kwintas. Kailangan tanggalin ng doktor para magamot ka. Kapag nagising ka na at nadiskubre namin na nawalan ka na pala ng alaala, naisip ko na mas mabuting huwag na lang alalahanin ang iyong nakaraan o ang iyong tunay na pagkatao. Kaya, nagpasya akong huwag ibalik sa iyo ang kwintas kung sakaling ito nag-trigger ng iyong memorya. Iniingatan ko ito at ibibigay ko sa iyo ngayon. Naglakad si Charles papunta sa study at mabilis na bumalik na may hawak na kwintas na inabot niya kay Leona. Ito ay ang may 8 sulok na brilyante na kwintas na inilagay ni Alex sa leeg ni Debbie noong araw na iyon sa piging ni Graham. Nag-organisa si Sterling. Kinuha ni Leona ang kwintas at pamilyar na pamilyar ito sa kanya. May mga larawang nag-flash sa kanyang isipan, ngunit sila masyadong mabilis na nawala para makita niya ng malinaw. Parang may gumising sa utak niya. Umupo siya sa mesa, kumuha ng panulat, at binuksan ang diary. Sa unang pahina, sa ilalim ng salitang, Debbie, isinulat niya. Debbie, malinaw na magkapareho ang sulat kamay. Leona, this is your diary, gulat na sabi ni Lindsay. Hindi nagsalita si Leona. Muli niyang binuksan ang diary at tiningnan ang mga nakasulat sa loob. Ang mga imahe sa kanyang isipan. Nagsimulang maging malinaw. Ang babaeng nahulog sa Ramsey Lake ay siya. Ang lalaking nagligtas sa kanya ay si Alex. Ang lalaking nagtanggol sa kanya noong inaasar siya ay si Alex. Siya rin ang sumugod sa tubig para iligtas si Madison. Unti-unti, naalala niyang kumanta kasama ang banda niya sa auditions, naalala niyang kasama niya sina Alex at Justin. Sa isang isla, at nasa Preston University. Nagsimulang bumalik sa kanya ang lahat. Siya si Debbie. Pagkatapos, naalala niya ang nangyari sa DC. Sinusubukang ibalik ni Alex ang kanyang alaala. Meron siyang hindi naintindihan ang kanyang mga intensyon at nauwi sa pagkawasak ng kanyang puso. Nagsimula siyang makaramdam ng labis na pagkakasala sa kung paano niya ito tinatrato. Gusto niyang makita siya noon para makahingi siya ng tawad dito at masabi sa kanya na mahal pa rin niya ito.
na siya. Gusto niya maging girlfriend ulit. Nagsimula siyang humagulgol at nanginginig ang kanyang katawan. Bulong niya sa sarili, "I remember. I remember everything. Ay, tandaan. Ako si Debbie." Hindi siya nagsinungaling. Girlfriend niya ako. Nakita ni Lindsay na umiiyak siya at nag-aalala. She asked, "Leona, naalala mo ba? Try to stay calm. It's good na nagsisimula kang matindaan. Huwag ka nang umiyak, Lindsay. I treated him so cruelly. I think I broke his heart. What should I do? He won't forgive me but I miss him so. Magkano? Gusto kong bumalik siya sa akin. Ano ang magagawa ko?" Lalong umiyak si Debbie nang maalala ang araw ng kasal niya. Inilahad ni Alex ang kamay sa kanya at nagmamakaawa. Para piliin siya. Nadudurog ang puso niya nang maisip niya ang labis na kalungkutan na naidulot nito sa kanya. Kusa siyang magpapalit, 50 taon ng kanyang buhay para bawiin ang nangyari. Wala siyang pakialam kung gaano kasakit ang nararamdaman niya, hindi niya ginusto. Upang muling magdulot ng kalungkutan kay Alex, "I hate myself now for how I treated him. It was clear that he loved me, but I didn't see it," she couldn't stop crying. Tuluyan na siyang nabalot ng kalungkutan. Patatawarin ka niya. Kung tatawagan mo siya ngayon at sasabihin sa kanya na naaalala mo ang lahat, matutuwa siya, Lindsay. Pinayuhan. Namiss din niyang makita si Alex nitong mga huling araw, ngunit wala siyang lakas ng loob na tawagan itong muli. Alam niyang imposibleng magkasama sila ni Alex. Matutuwa siyang makita siya kasama ang kanyang kapatid. Inilabas ni Debbie ang kanyang cellphone ngunit tumigil at pinag-isipan ang kanyang ginagawa ng matagal. Hindi mahalaga kung paano. Reaksyon niya, kailangan niyang tawagan siya at sabihin sa kanya na naalala niya ang lahat. Umaasa siyang mapatawad siya nito. At hayaan siyang magkaroon ng isa pang pagkakataon. Huminga siya ng malalim at tinawag siya. *** Samantala, sa birthday party ni Lincoln, 3 pamilya na lang ang hindi pa nakapagbibigay sa kanya ng kanilang mga regalo sa kaarawan. Isang matandang lalaki, nakasuot ng maitim na jacket, maong, at sneakers ang lumapit kay Lincoln. Guwapo siya sa masungit, hitsura ng isang malayang espiritu. Nagbubulungan sina Nelly at Justin. Nang makita ni Nelly ang lalaki ay natigilan siya. Nakatutok ang mga mata nito sa kanya at naging seryoso ang ekspresyon niya. Nang makita ni Lincoln na lumapit ang lalaki, tumigil ito sa pagngiti at nanlamig ang mga mata. "Tay, dinalhan kita ng isang string ng Indian Red Sandalwood." Ang lalaki ay isa sa 9 na anak ni Lincoln, si Tristan Ambrose. Ibinigay niya ang pulang sandalwood string sa taong nasa loob. Singil sa pagtanggap ng mga regalo, at sinabi ng isang toast kay Lincoln. "Nais ko sa iyo ng isang mahaba at maligayang buhay." Nakatayo siya sa harapan ng kanyang ama at naghihintay na sabihing makakabalik na siya sa kanyang upuan. Bagamat mahalaga ang regalo ni Tristan na pulang sandalwood string, ito ay walang halaga kumpara sa ilan sa iba. Mga red along na tanggap ni Lincoln, gaya ng mga alahas, mga relo ng designer, at mga sikat na painting na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyon bawat isa. Sa paghahambing, ang regalo ni Tristan ay hindi masyadong kahanga-hanga. Bagamat si Tristan ay mukhang ang tanging hangarin niya ay mapasaya ang kanyang lolo tulad ng iba, hindi siya sinsero. Ang tunay na motibo ay malayo sa mga ipinakita niya. Kabanata 250, The Birthday Gifts. Tumingin si Lincoln kay Tristan at sinabi sa kanya, "What would please me most is for you to finally get married." Tumingin siya, sa paligid sa kanyang iba pang mga anak na lalaki at babae. Si Tristan lang ang hindi nag-asawa at nagkaapo para sa kanya. "Ha!" Sinabi ni Tristan sa mahinang boses, "Tandaan mo na ikaw ang humiwalay sa akin sa aking nag-iisang tunay na pag-ibig. Ngayon ikaw ay, hinihimok akong magpakasal ulit. Ano bang pinagsasabi mo? Kami ang pamilya Ambrose. Sa tingin mo ba kaya kung papasukin ang isang babaeng ganyan? Our family," sigaw ni Lincoln. Galit na galit, nanginginig ang katawan niya at nabaluktot ang mukha sa galit. Nang huminto siya sa pagsasalita, ang bulwagan ay sapat na tahimik upang marinig ang isang pin drop. Walang pakialam si Tristan. Siya ay sa receiving dulo ng Lincoln's Ferry maraming times dati. "Umalis ka na lang sa paningin ko," napabuntong hininga si Lincoln. Birthday party niya ngayon at dapat masaya ang araw na iyon. Siya, ayoko magalit. Lumayo si Tristan at tahimik na umupo sa kanyang upuan. Bulong ni Nelly kay Justin, "Sino siya? Bakit parang naiinis siya sa lolo mo? Isa siya sa mga tito ko at gusto ng lolo ko na pakasalan siya, pero tinatanggihan niya," bulong ni Justin. Siya,
Hindi nagdetalye. Nilapitan ni Nathan si Lincoln, dala ang kanyang regalo sa kaarawan ng isang jade sculpture ng Longevity Star. Ipinaliwanag niya na ang base ay gawa sa mataas na kalidad na agarwood. Ang mahabang buhay na bituin ay nililok mula sa pinakamahusay na puting jade, gintong silk jade. At jadeite, kinailangan ng isang mas matanda, dalubhasang craftsman ng 2 taon upang makalikha. Bagamat hindi binanggit ni Nathan ang halaga, lahat ay matalino upang malaman na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $5 milyong. Ang pamilya Ambrose ay palaging espesyal na naghahanap ng gayong mga bihirang kayamanan, at ito ang perpektong regalo para kay Lincoln. Kaarawan, tuwang-tuwa siya, lamambot ang mukha niya at mukhang kontento na siya sa regalo niya. Nathan, napakabuti mong apo, sabi niya. Dahil natapos na ni Nathan ang pagsasanay sa kahirapan at nakabalik na sa kanyang pamilya, 3 beses siyang nakipagkita sa kanya ni Lincoln. Siya, naramdaman kong nagmature na si Nathan. Sinubukan niya siya sa pamamagitan ng pagpayag sa kanya na pangasiwaan ang ilang negosyo na may kabuoang halaga ng mahigit sa $1 bilyong at humanga siya sa ginawa ni Nathan sa kanila. Tumingin si Nathan kay Lincoln at same time na sinabi, "Bueno, Lolo, hindi ako pumunta rito para ipagdiwang ang iyong kaarawan. 7 taon. I feel bad about this and I promise that in the future, babayaran ko ang mga birthday gifts that I have." Nakakaligtaan. Naantig si Lincoln sa sinabi ni Nathan. Sabi niya, "Good boy. Alam ko na sa loob ng 7 taon mong kahirapan. Pagsasanay, dumanas ka ng pambubuli at diskriminasyon. Wala ka ba talagang nararamdamang galit sa iyong lolo?" Yun. Gamit ang mga ahensya ng katalinuhan ng kanyang pamilya, napanatili ni Lincoln ang isang mahusay na pag-unawa sa kung ano ang mayroon sina Nathan at Alex. Pinagdaanan ng bawat isa sa kanilang pagsasanay sa kahirapan. Alam niya na si Nathan ay binubuli at hinamak ng hindi mabilang na tao. Mula junior high school hanggang universidad, siya ay isang mahirap na talunan sa mata ng lahat ng kanyang mga kapantay. Ang layaw na binata na nakapaligid sa kanya ay mayroon. Natagpuan siyang kasuklam-suklam. "Hindi," sagot ni Nathan. Umiling siya at nakangiting sinabi, "Lolo, nagkakamali ka, how could I hate you?" Sa kabaligtaran, lubos akong nagpapasalamat sa karanasang iyon. Nagbigay ito sa akin ng pangunawa sa mga paghihirap na dinanas ng mababang manggagawa. Ang ating kayamanan ay nagmumula sa kanilang pagpapagal. Dahil dito, lagi ko silang igagalang. Ito ang sa iyo. Sana matuto ako sa training, di ba? Oo, mukhang naintindihan mo talaga ang mga aral sa training. Tumanggaw si Lincoln, na puno ng saya ang mga mata at pagmamalaki, naantig ang puso niya sa sinabi ni Nathan. "Lolo, nakabalik na rin si Alex. Siguradong na-miss mo siya ng sobra," sabi ni Nathan. Tumingin siya sa table ni Alex at sabi, "Alex, halika at magregalo ka sa lolo mo." Napatingin si Lincoln kay Alex. 3 araw na ang nakalipas, sinabi sa kanya ni Nathan na handa si Alex na isuko si Leona at bilang resulta, inangat niya ang mga paghihigpit mula sa kanya. Tuwang-tuwa siya na pagkaraan ng 7 taon, naroon ang 2 niyang paborito at pinakarespetadong apo. Ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Lumapit sa kanya si Alex, dala ang red along inihanda ng kanyang mga magulang. Nakangiti si Lincoln habang pinagmamasdan siyang lumapit. Sa sandaling bumalik si Alex sa pamilya Ambrose, binalak ni Lincoln na bigyan siya ng ilang mga negosyo upang pangalagaan ang halaga. $1 bilyong upang makita kung paano niya pinangangasiwaan ang mga ito, tulad ng ginawa niya kay Nathan. Buo ang tiwala niya kay Alex, dahil naniniwala siya na palagi niyang ipinakita ang kanyang sarili bilang isang matalino at responsableng binata. Sina Alex at Nathan ang kanyang pag-asa para sa kinabukasan ng pamilya Ambrose. Habang ipinakita sa kanya ni Alex ang isang napakagandang gawa sa European na pagpipinta na naglalarawan sa Sabine Women of Roman Myth. Tumanggaw si Lincoln. Wala talaga siyang pakialam sa binigay sa kanya ni Alex. Sapat na nanandoon siya noong kaarawan niya. Good boy? I'm so happy that you are back," sabi niya sa kanya. Kahit na gusto niyang ipagpatuloy ang pakikipag-chat sa kanyang mga apo, may mga tradisyon na dapat sumunod. Kaya tumingin siya kina Alex at Nathan, nagtaas ng kamay, at sinabi sa kanila na bumalik na sila sa kanilang mga upuan. Biglang pinigilan ni Nathan si Alex at sinabing, "Alex, wait on a minute." Bumilis ang tibok ng puso ni Alex. Tumingin siya kina Gideon at Flora, na nakaupo sa malapit na may sabik na ekspresyon. Silang lahat, napagtanto ang susunod na sasabihin ni Nathan. "Nathan, may iba pa ba?"
Napagtanto ni Lincoln na may mali. Oo, sagot ni Lolo. Tumingin siya kay Lincoln, ibinaba ang kanyang ulo ng magalang at sa seryosong boses, sinabi, tatlong araw na ang nakalipas sa DC, nakita ko. Isang bagay tungkol kay Alex na pakiramdam ko kailangan kong i-report sa iyo. Anong problema? Tanong ni Lincoln. Mukha siyang seryoso nang mapagtantaw niyang hindi ito isang bagay na walang kabuluhan. Sinulyapan niya si Alex, umaasa na meron siya. Hindi gumawa ng anumang bagay upang ipakita ang kawalang galang sa kanilang mga tradisyon ng pamilya. Nalaman ko na si Alex ay nag-donate ng 1.5 milyong euro sa pagdiriwang ng bagong taon ng Richmond University, at na ang pera ay lihim na ibinigay sa kanya ng kanyang ina, bulalas ni Nathan. Natahimik ang lahat ng tao sa hall. Kahit na ito ay isang maliit na halaga ng pera, ang katotohanan ay nanatili na ginamit niya ang perang ito noong siya ay malayo, kung kailan. Ang pakikipag-ugnayan o pagpopondo ay ipinagbabawal. Kung talagang binigyan siya ng kanyang ina ng pera, kung gayon ang kanilang mga patakaran. Nilabag. Ayon sa mga tradisyon ng pamilya Ambrose, ang anumang mga gawa ng pagsuwi ay pinarusahan ng malubha. Nadama ni Lincoln na para sa pamilyang Ambrose, ang pagkuha ng pera o pagbabawas ng katayuan ng isang tao sa pamilya ay hindi sapat na parusa. Naniniwala siya na ang pisikal na pananakit ang pinakaangkop na parusa. Nagdilim ang mukha niya at nagtanong siya sa malalim na boses, may ebidensya ba? Kadalasan, kapag nagkamali ang isang miyembro ng pamilya, hindi hihingi ng ebidensya si Lincoln. Sa halip, tatanungin niya ang tuwirang akusado, tiwala na sasabihin nila ang totoo. Walang sino man sa pamilya Ambrose ang nangahas na magsinungaling. Lincoln. Ngayon, gayon pa man, hindi niya direktang tinanong si Alex. Gusto niyang bigyan ng oras ang sarili para makapag-isip. Hindi mapakali si Nathan. Napansin niyang hindi pangkaraniwan ang paglapit ng kanyang lolo sa isyo sa pagkakataong ito. Ito ay ang pinakamalinaw na ebidensya na nakita niya na mas gusto ng kanyang lolo si Alex. Oo, may ebidensya ako, sagot niya. Lumingon siya at tumingin kay Colin, na nakaupo sa malapit. Tumayo si Colin na kinakabahan at naglakad palapit kay Lincoln. Nathan, sabi, Colin, pakisabi sa lolo ko ng tapat ang lahat ng nalalaman mo. Oo, nahihiyang sagot ni Colin. Pakiramdam niya ay walang kabuluhan sa harap ng pamilya Ambrose, kaya ibinaba niya ang kanyang ulo, at kasama ang kasing dami ng paggalang sa kanyang tono, sinabi niya, isa rin akong estudyante sa Richmond University. Nandito ako para sabihin, ikaw na si Alex ay talagang nag-donate ng 1.5 milyong euro sa pagdiriwang ng bagong taon mahigit isang buwan na ang nakalipas, nandoon ako. At kumuha ng litrato na maipapakita ko sa iyo. Binuksan ni Colin ang kanyang cellphone at nakita ang larawan ng party. Makikita sa larawan ang pasasalamat ng Pangulo kay Alex para sa pera at isang malaking screen sa likod nila ang inilarawan kung ano ang nangyayari. Ipinakita ito ni Colin kay Lincoln. Sinabi niya sa lahat na ang isang nasa katanghaliang gulang na ginang ay naawa sa kanya noong siya ay gumagawa ng pancake at binigyan siya ng pera. Dagdag ni Colin. Tinitigan ni Lincoln ang larawan sa screen. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mga mata at pinandilatan si Flora. Napatalon si Flora at natamba ang isang tasa na nasa mesa sa harap niya. Ang tasa ay gamulong sa lupa at nabasag. Sa mga piraso, mabilis siyang tumayo at lumapit kay Lincoln, lumuhag sa lupa sa harap niya, at nanginginig na sinabi. Boses, Lincoln, inaamin kong nagkamali ako. Ibinigay ko kay Alex ang pera. Pakiusap parusahan mo ako. Lumapit din si Gideon kay Lincoln, lumuhag sa tabi ni Flora, at sinabing, Tatay, ito talaga ang ideya ko. Ang anak ko ay maghirap pa kaya hiniling ko sa kanya na ibigay sa kanya ang pera para magkaroon siya ng pagkakataong makabalik. Bahay. Inaako ko ang buong responsibilidad. Nagulat si Flora sa sinabi ni Gideon. Naantig siya na pinili ng kanyang asawa na sisihin siya. Mga aksyon. Sa ilang sandali, ipinagmamalaki niyang ikasal siya sa isang marangal na lalaki, ngunit alam niyang hindi siya papayag. Responsibilidad ng asawa. Masisira nito ang kanyang kinabukasan. Hindi. Sinimula ni Flora na ipaliwanag kay Lincoln na kumilos siya sa kanyang sarili, at wala itong kinalaman sa kanya. Asawa, ngunit hinayla siya ni Gideon at binigyan ng tingin para tumahimik. Naantig si Flora at tumulo ang mga luha sa kanyang mga luha. Nang maunawaan ni Lincoln kung ano ang nangyayari sa pagitan ng kanyang anak at manugang na babae, hindi siya sigurado kung ano ang susunod na gagawin. Binalik niya ang tingin kay Alex, na nakaramdam ng kilabot at lumuhad din kasama ang kanyang mga magulang.
Pakiramdam niya ay ito ang kanyang pagkakamali. Kaya dapat siya ang maparusahan. Alam ni Lincoln na lahat ng pamilya ay nanonood sa kanya. Pakiramdam niya ay kailangan niyang magbigay ng patas at mahigpit na paghatol kung hindi man. Mawawala ng respeto ang lahat sa kanya at sa mga tradisyon ng pamilya. Tumingin si Lincoln sa pamilyang nakaluhod sa harapan niya at tinawag, "Dexter, halika rito. Sabihin mo sa akin kung paano ko dapat parusahan." Ganitong ugali, isang medyo may edad na lalaki ang mabilis na lumapit. Ito ay si Dexter Ambrose, ang pangunahing tagapayo ni Lincoln at isang dalubhasa sa mga tradisyon ng pamilya Ambrose. Hindi siya direktang ina po ng pamilya Ambrose, ngunit siya ay isang honorary member. Marami siyang responsibilidad at para ipakita ang kanyang katapatan kay Lincoln, opisyal niyang pinalitan ang kanyang apelyido sa Ambrose. Lumapit si Dexter kay Lincoln, yumuko bilang paggalang, at pagkatapos ay tumingin sa pamilya ni Alex. Malakas niyang sinabi, "Ayon sa mga tradisyon ng pamilya Ambrose, sino mang lanter ang lumalabag sa mga paghihigpit sa pamilya o tumutulong sa ibang pamilya. Mga miyembro na gawin ito, dapat parusahan. Ang kanilang posisyon ay dapat bawasan ng isang antas. Dapat din nilang subukan ang kanilang lakas at tibay sa labanan sa loob ng 15 minuto. Nagkaroon ng tahimik na bulalas mula sa iba pang pamilya. Isa itong matinding parusa na maaaring nakapipinsala para sa pamilya ni Gideon. Sa kompetisyon sa pagitan ni na Alex at Nathan para pumalit bilang padre de pamilya, ito ang magiging dahilan kung bakit malayo si Alex sa kanya pinsan. Magtatagal din ang kanyang pamilya para mabawi ang kanilang magandang reputasyon kay Lincoln at sa iba pa. Pamilya Ambrose. Ituloy po natin sa susunod na kabanata. Please like and subscribe for more videos. Maraming salamat po.